Auster, ang iniisip ko sa Work Auster Force dito, this is going to be a tank show. Tapos side lane nga itong Kagura. Yeah. Kasi meron tayong specific change na nangyari sa Clock of Destiny na kapag ka nakuha mo siya ng mas maaga, you can expect a better mid-game para sa'yo. Yeah, this is a very good draft coming out from Work Auster Force. Pero yung Mpl-Ph comfort naman para sa kanila. Yung kailangang ingatan ng Work Auster Force dito ay hindi mag-overtake ang Bane. Wag nila, kailangan nilang pigilan yung Bane, which is actually hindi ganun kahirap. Medyo madaling pigilan ng Bane, pero pag nag-pop off ang Bane, napakalakas, ang hirap pigilan because of the damage output niya. Ngayon, ang nagustuhan kong decision mula sa Work Auster Force, they picked up Bruno, which is arguably the hero na slightly ay mas mabilis sa YSS. YSS kasi nakikita ko ngayon na pinakamabilis mag-jungle dahil hindi niya kailangan ng mana, sobrang lakas ng innate damage output niya. And ito yung throwback dun sa mga pinupost ko na indirect buffs sa YSS, which is mas malakas ka na mag-farm pag nag-pure jungler ka. Dahil dun sa 40% na yung makuha mong bonus sa jungle. Or sobrang bilis mo na. Simply put, sobrang bilis. Na ngayon, Bruno lang yung kayang, in a way, mas mabilis mag-jungle. Kasi mabilis talaga mag-jungle ang Bruno. So, ang ganda ng decision ng Work, pabilisan na lang mag-farm to for both Work and Aura. Let's see if that will be the case as this is game number one, ladies and gentlemen. And as you can see, green dito. Nahuli na Arteezy, and I think that Kagura pick really works well against the Eve. Tatandaan natin, it's the same as Farsa. Yung yep. Farsa, kinahabol lang ng payong ng isang Kagura. Yeah. I can see na yung pwestuhan dito ng mga supports ng Work Auster Force, which is the combination of the DG and the Kagura, medyo abante sila. Pero, ang gusto nila, lang nilang gawin ay tignan kung nasan yung mga members ng Mpl-Ph. Ano yan eh, ang kailangan nilang gawin ay hintayin nila na magkamali ng pwesteng Mpl-Ph tapos saka sila lalaban. Kasi kung isipin, DG and Kagura ang taas ng damage output but can also be easily taken down. Yung Mpl-Ph naman, medyo slower pace when it comes to their supports dahil Eve to, kailangan mag-farm muna. Mm-hmm. And as you can see, ladies and gentlemen, nakakaroon ng bit of a push dito sa taas yeah. para sa Work Auster Force Unravel dito, nahuli siya. And that will be the Mountain Shocker hitting Unravel. 50% HP na lang, nastan pa siya dito. And Mpl-Ph, pinipigilan talaga nila mag-TP back dito ang isang Diggy. Yeah. Yung Mpl-Ph, mixture of tempos ang kanilang ginagawa. Bane, mas mabagal compared to Work, obviously. Kasi may Cho and Esmeralda side lanes ang Work. Samantala yung Aura, it's Thams and Bane. Innately farmers. Pero yung YSS nila, medyo mabilis yung tempo. Work naman, kabaliktaran, all in speed para sa Work. They wanna go for the tempo control and this is what they're doing right now. And look at Rafflesia, you're getting caught out. Ladies and gentlemen, Kosei dito, by a bit more that he can chew. And nahuli nga dito si YSS, JP dito. Siya ang unang tutumba. Walang retribution dito yung side ng Mpl-Ph at pupunta kay Chew. Yung turtle buff unravel dito, trying to get away dun sa mga pating, pero sabi ni RTC dito, pipigilan kita ng onte, and that is going to be a 1-for-1 trade for both teams. At tinabi natin yung tempo control ng Work Auster Force, which is much better than Aura dahil meron silang playmakers agad. Cho, pagkakuha ng level 4, very confident na Esmeralda is also level 4, which in combination to their Bruno, it just means na sobrang bilis nila mag-take ng turtle. Pagkadating ng second minute, which is the mark where the turtle respawns, alam nila na kailangan nilang pumweso lang doon. Using the Digi's vision dun sa bombs, alam nila na hindi makakontest yung Aura. Even when there's a YSS Mountain Shocker, yung Mpl-Ph, ang hirap umabante dahil dun sa mga sa draft ng Work Auster Force, which is tailored more on the early stages of the game. Mm-hmm. Papasin mo dito, Mpl-Ph, they're really pushing. Kailangan bantayan din nila yung taas nila dito as Work. Talagang iniikutan nila dito si Kilowash. Yeah. Missing the fact na yung YSS naman ay maganda pang push because of the passive and innate damage output. Tingnan natin kung mabilis sila. Ang ganda ng depensa ng Eve. Look at that. Greed using the terrain. Ginamit niya para hindi siya maka-contest or mahanap ng Kagura. But this is trouble for Aura. But there is a fight. Kilowash dito. Pumasok na lang siya. And look at the tankiness ng isang Thamos. And he will just back off. Parang walang nangyari habang doon sa baba
na pick off dito si Benny Cutie. Do take note, butters that aura page, ang ganda ng kanilang adjustment. Ito yung gustong-gusto ko sa aura eh. Kapag nakikita nilang may konting lugi dun sa kanilang draft, what they do is to find other ways to be farmed. Like yung ginawa ni JP, nag-push na lang siya sa baba, kumuha ng outer turret energy shields for more gold. At hindi lang yan, nung nagtuturtle yung work, imbis na kumontest pa ang aura page, si JP, kinuhaan na lang niya ng jungle si Chu. So what he did is to kind of invade yung work. Kasi nga naman, hindi naman nila kayang lumaban around the turtle. So kuha na lang ng ibang sources around the map. And kung papasin mo dito, meron turtle take na nangyayari dito para side ng aura. Ginamit agad ni Green dito yung ultimate niya. Is that the best call? It will be the best call for them as aura secures a turtle para sa side nila. Habang nangyayari yung lahat, nakikita mo yung pwesto 1 ni 3 Martizzi dito. Kanina ba siya tumatambay sa mga brush? Yeah. Sobra yung use dito ng Work Auster Force sa mga brush na yan to get yung pick-offs. Yeah. That's definitely what they needed. If you're looking at the gold, bakit yung turtle napunta sa side ng work pero, sorry, ng aura, pero ba't mas mayaman pa rin yung work? This is, again, the advantage na meron ng work during the early stages of the match na the game na inabuse nila yung kanilang jungling speed and yung kanilang zone out potential. Yung aura ngayon kailangan ng i-bodyguard ni Raflesha at ni Greed yung kanilang YSS or even just defend some parts of the map like in this mid lane, habang yung work naman medyo malaya yung support duo nila. Pwedeng tumulong sa side lanes or sa jungle or be aggressive just like this so that work they can have more farm using itong kanilang Bruno kay Ju. Pero alam mo, nababasin ko dito na yung Eve Wolf, nasa stick, nag-stick lang siya sa halos isang lane. Yeah. Ginagamit niya lang yung spells niya, yung skills niya, at hindi na nakapag-push dito yung work. Pero for this time around, hindi na niya mapipigilan yung push, pero Unravel dito, ang magiging ally, worth it ba yun? Definitely worth it dahil nakuha sila ng kill dun sa Thumbs naman na gustong kumonekta sa kanila. Aura PH, what they wanted to do was use the Thumbs papunta sa gitna habang sila nagde-defend sa bot, tapos pupunta rin sana sila sa gitna so that they can catch anyone there. Pero ang ganda ng pwesto doon ni Arteezy, alam niya na may pupunta doon, alam niya may magre-respo doon, nagtago siya dun sa bush na may mid lane at kumuha ng kill. Habang nangyayari yung lahat, may pick-off na naman silang nakuha dito sa may taas na side naman. Nakukuha din nila yung turret. At tatandaan natin, Eve, yes, is a good hero kapag dating sa mga counter-push. Pero ang problema, hindi siya kasing mobile at hindi kasing lawak ng range na isang Farsa yung meron siya. Yeah, you can see yung pwestuan. Kusay, just being aggressive kasi gusto lang secure naman yung third turtle of the game. We might see a fourth turtle, butters, kung sobrang bilis mag-take nito. Kasi nga naman, the turtles respawn every 2 minutes. So, pag mabilis na mabilis ang kanilang pag-take, oy! May chance sa makakuha. 3 Martizzi, catching out Greed. Lalaban pa ba sila dito? And that is going to be 2 kills, ladies and gentlemen. Kosei, pumasok. Tignan natin kung makakalabas siya. Benny Cutie trying his best to deal damage. Pero Wolf, hindi talaga kinakaya dito yung protection na nabibigay ng isang Diggy. Yeah, and so much damage output coming out from the Bruno. Nakita mo naman, saglit lang na stun. At ako, agad nila yung burst. And mukhang hindi pa sila tapos, mag-i-invade sila ngayon, butters. Ayan ang magandang gawin laban sa isang Yisen Shin. What you need to do is to not let the opposing team get that buff. Napakagandang flicker. Using the animation kasi nung flicker, parang nasa taas ka pala nung third shun pa mo na meron kang stun, mag-flicker ka na para pag-flicker mo, babang-baba agad, instant stun. Raflesha, kamunti ka na doon. Pero alam mo, Wolf, ang napapansin ko dito is yung pagmando ng work ng mapa eh. Mm-hmm. Kumbaga, napapasayaw nila yung Aura PH sa isang kanta na sila yung gumawa. Exactly. Napapa-TikTok sila ng ganun. Napapa-TikTok sila dun sa gusto ng work. Yeah. This is the problem kapag ang passive ng approach mo when it comes to your hero picks. Surely, ang Aura PH, pwede sila na mag-sit back and relax kasi meron naman silang Bane, meron silang Thams, meron silang YSS. However, yung work, dahil sila yung may mga heroes na kayang mag-control, katulad ng sinabi natin kanina, Tempo Controller, ang mga picks ng Work Auster Force, gamit ang Diggy, gamit ang Kagura, pati na rin ang Cho Esmeralda sa sides. Hoy! Tingnan mo yung damage output nila dito, RTC going in! Look at that! Yin Yang overturn dito. Tutumba siya. Pero kaya ba i-clean up to ng work? Kosei, pinupuntahin si Raflesha. And the Fallen Star Moon, nandun na Raflesha dito. Shinishake and bake. Pero hindi siya makakatakas. That was 2 kills going to the side of Aura PH. How?
And Work Auster Force, hindi nila nirespeto ang damage output ng isang Bane. You can see that nag-dive sila even under the turret. Imagine this. This is Eve, Bane, may thumbs. Kapag nakapwesto na yung mga yan, kahit gaano kakayaman, malambot ka pa rin. Grabe din yung pinakita ni ano doon ni RTZ. Kung papansinin mo kung paano siya pumasok, hinanap niya yung perfect opportunity. Yung Aura PH, masasabi kong nag-drop sila ng guard doon. Mm-hmm. Talagang, alam mo yon, naging confident sila, nagdikit-dikit sila, at hindi nagdalawang isip si RTZ na gamitin sa kanila yung burst niya. Yeah. Unfortunately, it wasn't enough at that point. Yung Aura, magaling ang Aura PH sa pagpapadala ng game into the late game. Ang dami na nilang mga laro na lugi sila sa simula, pero dahil dun sa kit na meron sila, ginagamit lang nila para umabot sa latter portions of the game. They might have a better draft sa late game compared sa Work dahil malalambot yung heroes ng Work, and eventually yung Bruno hindi na siya ganun kalakas pag meron ng mga Dominance Eyes or may skiras na yung kalaban. But it seems like Work, they're making it work, basically. Inaabis nila yung strength nila at this point at kumuha ng Lord sa ngayon. They're making it work. What's gonna work? Teamwork, yun yung pinapakita ng Work dito. Kung papansin ninyo yung bomba, yung payong, ang dami binabato. Trimmer TC dito. Makakapag-flicker out pa. Look at that. Habang ang daming binigay ng Aura doon na oras, natanggalan sila ng turret sa may mid lane pa. Sila pa ang nawalan. Oh, man. Alam ng Work na malakas yung kanilang minions because of the Lord of the Burst! Oh! My goodness, ladies and gentlemen, very cute doon! Shredding two people sa side ng Work. Pero will it be enough to stop the push na ginagawa ng Lord? Oh my, might be enough. Wala ring pang hit na ng Tore ang Work ngayon since Chu is already down. And Trimmer TZ, hindi rin siya in position just to make push. And look at this. Yung Aura PH, eto na yung kakatakutan mo. Merong Eve, merong Bane. Sobrang taas ng wave clear potential. At ang taas na rin ng damage output doon sa mga heroes. And you also have Thumbs. Do take note, Thumbs ang taas ng damage output sa mga heroes. Pero napapasin mo yung mapa ngayon. Medyo yung Aura PH nag-focus dito sa may purple buff nila. And yeah, considering pa na pwede nilang kunin yung pick off dito kay Trimmer TZ, talagang tulong-tulong yung Aura PH dito. Kahit yung purple buff nila, tatlong tao yung pinapadala nila. Work. Kanina pa nila kinokontrol ang tempo. Ngayon, ang question is, can they finish it up? Again, maganda yung kanilang sieging potential. Meron silang Diggy, they have the Bruno, at taas na kanilang damage output sa Tore. However, enough ba yan para sa Eve and sa Bane? Napakataas na base defense coming out from Aura PH dahil sa kanilang wave clear and in a damage output. Pag nagkamali ang Work, kahit konti lang, it's gonna be difficult for them to finish this game. Yun yung nagiging problema dito eh. Kumbaga, sabihin na lang natin, accounted for yung Imperial Justice kasi may mga Purify dito sa side ng Work Auster Force. Pero doon sa may kabila, if you think about it, Wolf, naka-flicker dito si Greed. So kapag nahuli siya ni Trimmer TZ, automatic na masisipa siya ng Jeet Kune Do. Yeah. Although, you're gonna have to give it to Greed. Isa sa mga pinakamagigiling pumwesto. And I think after, what, 3 seasons, na-prove niya na isa siya sa mga pinakamalulupit na support, quote-unquote support players or mid laners sa ating laban. At hindi siya basta-basta magpapahuli for sure. Mm-hmm. Wave the Dragon yung sumisipa. That was my mistake, ladies and gentlemen. But right now, looking at it, talagang nagpipilit sila ditong i-push yung mga minions papunta sa side ng Aura. Kung papansinin mo yung timer ngayon, 60 seconds till the Lord comes up. That is going to be the Enhanced Lord, the Luminous Lord na nag-charge. Huli Crystal para dito kay Kosei. Do you think si Kosei dito online na? Definitely. Kayang-kaya na nila makakuha ng malulupit na one combo finish, kumbaga. When it comes to their damage output, yung Work Auster Force, meron silang lamang ngayon na 6,000 gold, and they can even use this. Butters, pwede nila itong gamitin para maging aggressive at mag-dictate ng tempo around the Lord timing. Pag nakuha ng Work Auster Force ang Luminous Lord, ang level 2 Lord, yung may talon, ika nga, napakahirap mag-defend niya for Aura, but meron naman silang heroes to defend. So it's, again, nasa Work
kung paano sila mananalo o matatalo sa game na to, yung Aura PH, ang kailangan lang nilang gawin, maghintay. Wait for the right moment to strike. Mag-defend lang na mag-defend kasi maganda naman talaga yung depensa nung kanilang mga heroes. And maybe, just maybe, paabutin nila sa super-duper late game kung saan may mass advantage na sila over Work. Ako nga, Wolf, ang gusto ko gawin dito ng Aura PH, biglain nila ulit. Pwede rin. Katulad ginawa nila kanina. Binigla ni Benny Cutie, gumawa siya ng magandang play. Tapos sumabog dito si Chu, sumabog si RTZ. Parang wala na silang nagawa. Pero eto na, Aura PH. Hindi ba nila makokontesto? Chu, nahuli ni Rafflesia. Pero Rafflesia, siya pa mapapatakbo. Flame shot, hindi tatama. Pero hindi magmamatter yon. As Rafflesia will still go down. A very bad decision from Rafflesia. Tapos na yung Lord eh. They didn't have vision. Wala silang way para makontest. Not in a million years. Hindi niya talaga kaya. Kaya hindi rin niya dinrespect yung fact na may digi. Tandaan, may tally yan. Which means that the reverse time will really stop the Sylvana ngayon. Man down ang Aura PH. It's gonna be difficult to defend. It might be even impossible to defend all of their turrets at this point. Genius One, para dito kay RTZ. Ito na ba yung kailangan niya para mag-burst down ng mga tao? Sige dito, ginamit na yung kanyang ultimate. And that is going to be the Lord marching on. Papunta dun sa may base. The burst down! Kilowash dito! Tutumba! Lord is down as well. Dun sa may taas, may nagpo-push. Imperial Justice dito. Susubukan hulihin si Kosei, pero Purify is up. Three turrets down. The inner turrets are down. Aura PH. Paano sila magka-comeback dito? All what they can do is defend if I am were to answer a question. Pero napakahirap niyan. That is true. Butters, alam mo yung Work Auster Force, ang taas masyado ng kanilang naipong pera na pwede pa sila maghintay ng pangatlong Lord para tapusin laban. Pero mukhang hindi na yun gagawin lang. What they need to do now ay hintayin na ang Aura PH ay lumabas ng kanilang base. Baka nga ang gawin pa nila dito ay huwag i-clear yung lanes. You know, yung term nila is freezing the lanes. Para required ang Aura PH na lumabas na kanilang base. At alam natin, ang Aura kapag hindi sila magkakasama, katulad dito, mababurst down talaga sila! And look at that, the burst potential. Unravel dito with the Time's Journey. And nagamit na yung ulti ni Greed, nagamit na yung ulti ni Benny. And this is the right time para sa site ng Work na lumabas sila dito. Jit Kune Do on 3! Knock-up 3! Ladies and gentlemen, Greed dito! Ang susunod na tutumba! Vengeance is up! Pero sabi ni Kosei dito, ito yung gusto ko! Yung Benny yung gusto ko! Benny Cutie! Makakapag-defend nga ba siya? And look at that burst! Tumba dito agad mga kaibigan si Chu! Pero Kilowash, the last man standing! 1v4! Kakayanin kaya? Hindi kakayanin! And that is going to be Work taking game number 1! Unang laban ng Work Auster Force in the MPL Season 7 mula sa qualifiers. Already proving na belong sila dito sa liga. Ito na yung Aura PH na hinahanap nyo. Let's see. We'll finally see the draft as of now. At least yung game, si Greed lumilipad muna sa mapa. Siya naman yung nagkagura. There's a Grok para kay Rafflesia. Si Chu going for a slower tempo ngayon gamit ang kanilang Claude. Pero nasa kanila pa nga rin ang Digi. Ipapasin mo dito, Grok with the high and dry Rafflesia dito, going for something unusual. Ito yung sinasabi natin, Wolf, yung creativity na Arcadia at yung consistency, textbook plays na ginagawa ni Dale. It's all falling into place. And nakikita mo naman kung gaano ka-aggressive dito yung Aura. You can see na ang ginawa doon ni Rafflesia is sinreten niya yung Claude. Alam natin na compared to the Bruno, yung Claude mas mabagal mag-take yan ng buffs. Kaya siguro nag-high and dry ito si Rafflesia kasi gusto niyang pigilan yung pagja-jungle ng Work Auster Force. And look at this, JP carry ang gamit niya bilang jungling hero. Wala ka na retribution. Alam mo, dati nung sabihin natin M2 World Championships, ginagamit din to ng isang team doon, which is the Burmese Ghouls. And yeah, tinatawag nila tong Claude Killer. That's right. Kasi meron siyang wild charge na kayang pigilan yung Blazing Duet. Yeah. At kapag sa mga early stages of the game, nahuli siya ng isang Power of Nature at ng isang wild charge, automatic, burado na ang isang Claude. May interestingly, Sprint instead of Flicker ang pinili dito ni Rafflesia para maging anti-Claude. But in a way, it also makes sense. Para din maganda yung pwesa. Like this, pwede ka maging aggressive and just to get out. Ang kaibahan nga lang sa mga normal na Claude Killer na Groks in the tank role ay nagpo-pull their way para umabot naman sa late game. Ito yung talagang masasabi kong
strategy ng Work Auster Force. Medyo late game centric kasi sila. Kaya nga din nagulat ako nung game number 1 against the Mpl-Ph, nung just the previous one, wherein sila naman yung tempo controllers. Oh, and JP right now, hinuhuli si 3 Martizi dito. And look at the damage output, na-stun siya dito. Pero Kilowash, nasa vicinity, and that's going to be the turtle na talagang inipilit dito ng side ng Work. Kosei, Artizi, nag-rotate na sila dito. Ang kulang na lang si Chu, lima na yung tao galing sa Work dito. Guardian's Barrier, tinapon, pero yung turtle dito hindi makabalik. Ay naku, nag-U-turn! Oy, pero nakahuli na dito, ladies and gentlemen. JP dito gets called out. The Falling Star Moon is there. Artizi using the Cyclone. Ay, makakatakas ba siya dito? Benny Cutie. Oh my goodness, makakalis ba siya? And kamuntikan ng makatakas. Pero si Benny Cutie, meron pa rin siyang skill. Meron pa rin siyang physical attack. And that's going to take Artizi down. And sa dami-dami na nangyari yung Wolf, makukuha pa rin ata dito ng Work na hindi kinokontest ng Aura yung Turtle. Ginamit ng Guardian's Barrier this time. Oh! What? Okay. Kakasabi ko lang na hindi makokontest, pero Wolf, mali pala yung sinabi ko. Inagaw pa nila. Okay. This he's known as what? Insection ba tawag kay intersection. Intersection. Reflesha, high and dry for maximum damage. Wala siyang kahit anong sanang way instead of the wild charge. Aside from the wild charge para manakaw yung turtle na yon, pero may retribution kasi si Chu. So this is weird, kaya naman nakuha nga naman ni Reflesha kasi maganda yung kanyang timing. He knows na hindi ganun ka perfect yung retribution dito ni Chu, kaya naman nanakaw niya. So yun na super duper worth. Sobrang win-win yon para sa Aura dahil wala silang sinayang. Tank ni Reflesha, expendable ang wild charge, hindi kinailangan ng oras ni Benny Cutie at ni Kilowash. Nakuha sila ng free turtle. Alam mo kung naaalala ko dito? Yung season 1, yung laging Grok yung kumukuha ng si Lusty. Oh, yung Grok na kahit sinong Grok, sila yung humahawak ng turtle para extra protection para sa kanya. Yun yung naaalala ko. Si Unravel dito, kamuntika na mahuli. Pero one more physical attack coming up from the Kagura. Tutumba siya dito. And kung titignan mo yung mapa ng Work dito, talagang pinapalit ng Aura. Tignan mo kung gano'n sila ka-aggressive. Nag-work bigla itong Grok na ginamit ng Aura Page dahil pwede sila maging aggressive. Ito yung kinulang sila kanina. Wala silang hero na talagang nagfe-face check ng mga bush. For example, Sylvana, hindi ka naman din talaga dadaan dun sa mga bush para gamitin yung sarili mo dahil ang dali mong i-burst down, lalong-lalo na may Kagura tas meron pandigi with the bombs. This time, it's a Grok na pag dumikit sa mga walls, ang taas agad ng regen, nakagiging aggressive siya this time. Nagkakaroon ng extra vision yung Mpl-Ph in this game compared to previous game na wala silang ganong klaseng hero. E kung napapasin nyo dito, napipilitan kasi si Chu lagi na gamitin yung retribution niya. So ano ibig sabihin nun kapag nagamit niya yung retribution niya? May mga times na sa objectives dito sa may mapa, yung turtle up na, pag wala siya dito yung retribution, automatically, napipilitan silang i-give up yun. Katulad netong turtle na to, and that's going to be a great pick-off para sa Work. And look at that flame shot. Sa pool na sa pool! Galing kay Kuya Greed. Beautiful play. Greed, isa sa mga favorite heroes niya. Even in Mpl Season 6, Kagura, taking advantage of the burst, pati nga naman yung idea na malambot yung mga heroes ng Work Auster Force. Ginawa na Mpl-Ph na move, let's call it a diversion tactic. Gumawa na play, ito si Kilowash. It looks really mindless, butters, na lumaban ka, nakipag 1v1 ka sa apat, or at least 1v4. Pero, ang talagang gusto nilang gawin ay kumuha ng sarili nilang turtle. 1v1 sa 5, 1v1 sa 4. Nauso na talaga sa atin yan. Pero di na mawawala sa atin yan. Three Martizi dito, inipit ng mga pating. Pating, pating, pating. And that is going to be another pick-off. Ba't ka umiiling? Wala. Ba't ka umiiling? Walang ilingan. Pating ang ginamit ang Mpl-Ph para mag-slow down doon si 3 Martizi. Alam kasi nila yung weakness ng isang Lapu-Lapu. Kapag nabato mo na yung ultimate mo, hindi ka na makapaglakad-lakad dyan. And it's not like Paquito na makakatakas sa ganung mga moments. Dahil may slow down naman si JP na kapatay nila. And tignan mo naman, the Claude Killer is online. The Claude Killer. And napapansin mo din si Raflesha. Talagang pinapakita nila na kaya din nila manduhan yung mapa. Binibigay nila yung ginawa, binabalik nila yung ginawa ng Work sa kanila nung game number 1. E kung babasin mo dito,
lumiliit ng lumiliit yung mapa ng work. Ibig sabihin, umuonte ng umuonte yung resources na makukuha ni Chu. Yeah. Unlike the previous game, Work Auster Force, wala naman silang hard initiator. Hindi katulad ng mga members sa RPH kung saan yung Grok pwedeng mauna sa laban. Or in the previous game wherein may Cho, meron kayong mixture ng Cho, Kagura, as well as the Esmeralda. This time, meron lang silang Lapu and Esmeralda. Admittedly, maganda yung Lapu-Lapu before the nerfs, na napakalakas niyang pumronta talaga at magsimula ng laban. But this time, during the recent patches, hindi na ganun ka-effective ang isang Lapu-Lapu. In fact, makikita natin na nasa-shred ang Lapu-Lapu this time dahil nga naman meron na tayong carry. Walang makakapronta kasi nga naman sa carry, lalong-lalo na pag maganda ang simula. Kilowash dito, trying to defend this, pero nawala ang mga minions and Chuk, hindi aabot ang kanyang damage. Artisan dito, hinahabol yung Felicia. Mapipilita siya gumamit ng Flicker and that's going to be Guardian's Barrier. Hindi tatama yung Wild Charge. Pero doon sa may likod, Benny Cute dito, pinapakita niya na yung potential ng isang Bane. Pero Greed, sabi niya dito, kala nyo kayo lang yung marunong mang burst. Ako din. And I think nakikita natin ngayon para sa side ng Work Auster Force, nagkakaroon na sila ng range problems. Ano ba ibig sabihin niyan? Ito yung problema nila kasi kailangan nilang medyo mag-dive. If you're looking at their heroes, Lunox and Claude, hindi talaga sila yung pinakamalalayo ang range. In fact, kailangan lumapit ang Claude as well as the Lunox to deal the damage. Hindi sila, yung titingnan natin, Esmeralda as well as the Lapu, kailangan din pumasok yan. Which means na sobrang effective ngayon ng Bane, pati na rin ng carry. Even the Grok, pag lumapit ang Work Auster Force, without their time's journey, talaga makotro sila. Look at that! Burst coming out from the Bane. Ang lakas talaga ng zoning potential ng isang Bane. Nakita mo, lumabas yung mga pating. Pero napilitan umalis ng kabilang mapa, kabilang side dito, yung mga members ng Work. And right now, papansinin mo talagang nagpo-push na lang sila. Look at the damage coming out from Greed. Isang payong lang. One-fourth ng buhay ni Artizi yung nawala. This is the problem in your Work Auster Force. Yung sustain mo ay hindi talaga hard sustain. Hindi siya tulad ng mga heroes na katulad ng Grok, Tigreal, yung mga innately tanky talaga. If you're looking at Esmeralda, Lunox, and Lapu-Lapu as well as the Claude, kailangan nilang mag-skill muna para kumunat. Alam mo yun, may kailangan nila ng shields or kailangan nilang mag-micro ng kalaban. Like Lunox, kailangan mag-lifesteal or mag-pop ng ultimate. Pag binigla na sila ng isang Bane na nag-flicker ulti, doon na sila mayayari. Mapasin mo dito, napaka-unusual din ang ginawa ni JP dito. He goes straight for the Windtalker first. And that will give JP the extra, sabi na lang, damage output na kakailanganin niya into the early game, into the mid-game skirmishes. Ngayon, mag-focus na siya into building an endless battle. At dito, si JP nakikita na natin, talagang kontroladong-kontrolado niya na yung mapa, kontrolado niya din yung gubat nung kabila. So, ibig sabihin dito, endless flow of gold para sa side ng Aura PH. Hindi lang yan, pati na rin yung mga crucial na objectives. Dominance Ice ang nakuha ngayon ng ating Diggy. So, work, very crucial item. Much needed, but it might not be enough. Baka kailangan pa rin sila ng pagiging makunat laban sa Aura PH, lalong-lalo na sobrang yaman na ngayon ni JP. Kahit si Benny Cutie ay ang taas na rin ng kanyang damage output dahil, mind you, naka-sulit card to. Naka-mystery shop, which means na mabilis lang siya makakuha ng items at nakakapag-free farm pa siya ngayon. Manggugulat na naman to, Butters. Gonna have to take note for Work Auster Force. Mahirap magdepensa on their side dahil pwede silang i-flicker deadly catch ng ating Bane. Sabihin na lang natin dito na for Work din, hindi din ganun kaganda yung range capabilities nila dito. Katulad nga sinabi mo kanina, ngayon magpupush sila. Sino mga kailangan nila kalabanin? Si Carry, si Thams, si Bane. Kung papansinin mo, si RTZ din dito, kahit sabihin mong yes, may way siya para mag-clear ng waves, nag-i-involve din yun na talagang lumapit siya ng onte eh. Yep. So ibig sabihin dito, si Diggy talaga yung magiging susi nila sa pag-wave clear lang dito. Kita naman natin, hirap na hirap ang Work Auster Force na magdepensa, and even that burst! Oh my goodness, pero Chu dito lumalaban siya and Greed will go down. Rafflesia dito is the next target. Si Chu dito nakaka-free hit. Hindi nila kakayanin! Oh! Pero Claude pops off, ladies and gentlemen! Look at that! The full capability, the full potential of Bane! Pinakita sa atin dito ng Aura! And yon, yung magic damage! And tignan mo, yung mga TP na lumalabas dito, nag-TTP na sila, unravel dito, gusto pa yung takedown ni JP.
Pero JP goes down in the process. And game number 2, babawiin ng Aura. And we will go to a game number 3. First, parang isa lang yung talagang panghuli. Which kind of means na yung Lancelot ay playing field ko to. Pero kumuha yung WorkAuster Force ng additional, which is the Kadita, na pwede din pang-counter dun sa mga, alam mo yung nakatayo lang na heroes like Khalid, kasi instant stun yan. And also, pwedeng-pwedeng mag-burst kapag may nahuli na nga. When the Lancelot gets caught here, Butters, once na mahuli yan, meron kang immediate burst from the Kagura. Ngayon nga lang, question mark is, mahuhuli ba si JP? Yun ang tanong. Tingnan natin, guys. And looking at it, Aura PH versus Work Auster Force, sino nga ba mananalo sa game number 3 netong series na to? It is a 1-1. Sino nga ba ang makakuha ng points? At sino nga ba ang kailangan bumalik sa drawing board? Who's gonna get the confidence? Sino nga lang tinitingnan ko dito? Confidence din. Kasi para sa side ng Aura PH, sobrang importante na manalo sila sa unang laban na ito. Unang series. They want to regain yung kanilang championship stance, kumbaga. Pero ganong skill na nakikita natin mula ipakito. Pero para naman sa Work Auster Force, this is just more about confidence. Kung kaya nilang talunin ang Aura PH for sure, kahit sino kaya nilang talunin. Because they know that they belong here in the league. Kailangan ng Work Auster Force na mapakita sa lahat ng viewers ngayon na yung kanilang performance ng qualifiers ay hindi pang qualifiers lang. And look at Dream RTC dito. Nag-hold off siya ng kanyang pangatlo, yung Jeet Kune Do. Di ba tatlo yun? Yung Jeet, yun Kun, yun Do. Tama. Sinold niya yun Do. Oo. Hindi niya muna nilabas. Hindi niya muna nilabas yun Do. Eh, nung nilabas niya yun Do, wala na. Eh, taas ang damage eh. This, by the way, is Season 5 Aura PH, kung saan sila ang Gods of Invade. Mahilig sila mag-invade. At nakita mo si Reflesha, ginamit niya si Kiluwash, wala na silang pakialam. Kinuha nila, ninakaw nila yung orange buff na dapat ay na kay Chu. Para naman si Lancelot, which is JP, hindi na siya maproblema. At gagawin nila yun eh, kasi si Reflesha dito ay tutumba. And if ikaw ang Aura, makikita mo, napaka-ultimate dependent nung supporting tandem ng isang carry. Yeah. Talagang mag-invade ka eh. And yung si JP on the Lancelot, normally, ang iyong jungler, pinoprotektahan mo para makakuha ng buffs. But, Aura PH, ang kanilang ginawa is the typical Aura PH nung Sunsparks pa nga sila nung Season 5, kung saan nang gugulo lang sila. So, yung si Reflesha at si Greed, imbis na protektahan nila si Lancelot, or yung si jungler na si JP, kumuha na lang sila ng aggressive stance against their opponents para mahirapang makahabol yung Work Auster Force. Kaya nga naman, early game now goes to Aura PH. Very cute dito. Tinatalo nila Chu and Kosei. Nakuha niya yung kill. Chu on the other hand, eh, medyo na naman, kinapos na ng onti yung damage niya doon. That could have been a killing spree proc, pero at least nakuha nila yung kill. I think yung Aura PH, happy sila na i-sacrifice lagi yung isang hero nila para maging successful yung ibang parts naman ng mapa. Like this time, Kiluwash, makakuha na naman ng orange buff. In fact, ibibigyan nila kay JP. So, sobrang taas ng difference ngayon ng ating mga junglers. Kasi si Kari, dependent siya na may medyo nagbabantay sa kanya. So that's why Unravel as well as Arteezy, medyo kailangan nilang i-bodyguard yung kanilang carry. Oy! But this time the burst! We were talking about this, Butters. At yun na nga, yung reason kung ba't Kadita yung kinawa. Nilagyan ng hydraulics, mga kaibigay. Lancelot na patalon. Get bounce. Oop, Reflesha dito. Siya ang pinaka-main target. And another bounce. Another knock-up. Para dito sa Aura PH. And that is two kills na almost simultaneous. Yeah. It just happened on a different side of a map. My goodness, RTZ, very impressive sa kanyang pwestuan sa mapa. Game number 1 yung kanyang Kagura, naalala mo, bigla siya naka-burst ng isang hero sa mid-game. Ngayon naman, early game Kadita, alam niya na level 4 na siya, alam niya na may damage output na siya, nag-antay siya dun sa bush na pwedeng daanan ni Lancelot, and JP, hindi niya talaga in-expect yun. Tsaka, kung iisipin mo din dito, Wolf, ha, papasinin mo yung lineup ng Aura. Wala na sila masyadong pang face check dito. Wala silang masyadong pang check ng brush dito kung hindi mag-face check. Bruce ko sila, pero kung iisipin mo, mag-face check ka laban sa isang Kadita, almost always certain na madadala ka niya sa, sabi natin, 1/4 HP o baka mabura ka niya. And just like in that case, the Lancelot, malambot masyado against the Lancelot. At ngayon yung Work Auster, first nakahanap ng biglang ng launch pad.
to get more farm ngayon. In fact, nagbabok na sila sa turtle pero medyo magbaback sila. As Mpl-Ph, maganda yung kanilang pwestuhan dito. Lalong-lalo naman sila Grok! Then again, ladies and gentlemen, merong Kagura doon. And look at that! Khalid going in! Three Martiz dito gets punished. That's going to be a double kill para kay Kilowash. Kosei dito, hinahabol siya ni Kilowash. At galit na galit si Kilowash dito. And look at that! RTZ with the play! And nahuli niya dito si Lancelot. Pero that won't be enough. Grabe ang ginagawa ni RTZ dito. Talagang pinipilit niya na ma-burst down etong si JP. At sa dalawang beses na sinubukan niya gawin, successful siya sa dalawang yon. And it's worth it. Kahit nabatay na doon si RTZ, okay lang. Nakuha sila ng, na pinigilan nila yung pag-farm dito ng Mpl-Ph. Then again, I would love to take note ang ganda ng ginawa dito ni Benny Cutie. After that fight, dumiretso siya doon sa purple buff na dapat ay nakay Chu. That's why mahirapan na naman ulit makarecover si Chu when it comes to the farm. Kailangan ng Work Auster Force ng way para makakuha ng items dito si Chu, pero pinipigilan talaga lagi sila ng Mpl-Ph. Kanina, yung orange buff yung target ng Aura. But this time, yung purple buff naman, using Benny Cutie, the thumbs, para sila ang makakuha ng advantage in jungle control over Work. Alam mo, laban lang talaga para sa akin dito ng mga support to eh. Kailangan maghanapan dito si Kagura at si Kadita kasi sila ang nagiging main piece of the puzzle para mapanalo itong game na to. 3 Martizi dodging that pero hindi magmamatter, tutumba pa rin siya. That's a tank para sa isang side laner na trade-off for Mpl-Ph. Obviously, mas gusto yan ng Mpl-Ph. Yung next na point of contention of for this game, Butters ay syempre yung ating lore, turtle. The third turtle of the game, 6 minutes in pa lang. Pero ang Mpl-Ph, ang ginawa nila na lang ay kumuha ng pressure sa other part of the map. And syempre, with the Lancelot and Thames na maganda naman ang simula ng laban, for sure makakuha sila ng turret. Unravel dito. Sinusubukan niya gamitin niya talaga yung brush, pero still, greed is in the area, kaya hindi niya talaga... Hindi nga masasabi na safe siya anytime. Kasi pagka binatuan siya ng payong, makikita siya na nandun siya. And that's going to be an engage para dito kay Raflesia and kay Greed. So, feeling ko ganun lang talaga, Wolf, yung, ano, yung formula dito para kay Ore. Kailangan lang nila lagi mapinpoint kung asan dito yung Kadita. Pagka nagamit nila yung payong nila ng tama, si Greed magagamit niya yung payong ng tama, talagang sila yung magka-work yung magka-problema dito. But looking at it, Unravel, forced to use the Imperial Justice para lang makatakas. Yeah. Chu happily farming. Although, hindi siya kasing bilis ni JP for sure. Kasi si JP ay nakakuha ng mga turtle takes, which means more farm on his side. Pero, hindi naman siya ganun ka-concerned sa ngayon. I think yung Mpl-Ph, yung kanilang pressure sa mapa ay paunti-unti nang nawawala dahil patating na tayo sa mid-game. That's why Work, it kind of feels like hindi sila nagpapanik. Hindi sila sobra-sobra nag-decide na parang, okay, pilit natin sa ibang part ng mapa. Sige, ibigay natin yung turtle. Kasi alam nila na kung farm lang ang laban, syempre naka-marksman sila. But they have to be careful. Look at JP. Nahuli lang stun si JP dito, pero... Oh my God! Petrify was there! And nahuli din si JP. I think nasasagot na dito ni RTZ yung tanong natin kanina kung mauhuli ba. Yes, nauhuli niya. Oh my goodness. RTZ showing up. Pero sabi ni Green, okay, wait lang. Ako muna ang mid lane guard. What a Kagura. Yan. Tatandaan mo, ano ang ginagawa mo para hindi mabasa? Nagpapayong ka. Payong lang. Nagpapayong ka. Yun naman talaga yun. Counter, kumbaga. Counter ang payong sa tubig, technically. Sa ulan. Pero alam mo naman, Kuya Wolf, eh, etong si Kadita, galing sa ilalim yung tubig. Gumagana ba yun doon? Feeling ko hindi eh, pero sabi nito. Depende sa timing. Depende sa timing. Totoo naman, depende sa timing. Okay. Kose, tinamaan siya dito ng isang wild charge, pero wala sa pwesto yung mga members dito ng Mpl-Ph para gawin yun na isang kill. I love the fact na ginagamit nila yung si Kilowash this time aggressively kasi normally siya yung parang medyo laid back eh. Yung dynamic kasi ni Kilowash pati ni Benny Cutie, normally talaga nagpo-farm sila parehas. But this time may isang aggressive na player which is Kilowash in this moment and Benny Cutie a little bit on the back end medyo nag-farm. Like that dynamics from sa Mpl-Ph, it makes it so na kahit dumating tayo sa late game ay meron pa rin laban ang Mpl-Ph. Even against this carry na 4-0-1 na ngayon. Tingnan mo yung pwesto dito ni RTZ. JP going in. They want the turtle now. Turtle will be secured. Hindi napipilit dito ng Work. Magtatakbuhan na lang sila. Look at that discipline coming out from this new team.
talagang hindi sila magpipilit kasi alam nila may nakukuha sila dun sa may taas, yep, which is si Trey Martizzi with a split push. So hindi rin masasabi dito na basta-basta lang natatalod yung Work dahil nakukuha ng Aura yung objectives katulad ng Turtle, kasi napapaliit din naman ni Trey Martizzi yung mapa nila. That's absolutely right. Sabi kasi ng Work, let's not fight head-on kasi alam natin na yung draft nila at pati na rin yung items na nakuha nila sa una ay mas malakas. Kaya nga naman, mag-split push na lang sila. Like yung Deaths on Unravel for this time, hindi ganun kataas yung impact niyan for Work Auster Force kasi nakapag-farm pa rin yung ating carry as well as the Esmeralda, pati na rin yung Cho. Kanya-kanyang lane sila at eventually ay makakuha sila ng enough farm to go up against Aura-PH in a head-on collision. Greed! Umalon sa may likod! Kilowash dito! Catching out Kadita! Kosei dito ng Guardian's Barrier! Tatakbuhin ba nila to? Wild Charge hindi tatama, pero sabi ng Aura, disiplina! Kailangan natin tumigil sa objectives, hindi to padamihan ng patay! Kailangan natin palitin yung mapa nila. Nakita natin na yung significance ng Wild Charge even from before, isa sa mga pinakamalalakas na ultimate dahil sa kanyang knockup, pati na rin yung damage output. Reflesha with the perfect timing para counterin yung pag-defend ng Work Auster Force. Kahit gano'ng kakayaman bilang carry, isang stun, isang burst mula sa Lancelot, you're gone. Alam mo, nakikita na rin natin dito yung importansya na ginagawa dito ng sprint. Given na hindi nga naka-tank or sabi natin support emblems dito si Rafflesia, kailangan niya ng extra protection eh. And yung extra protection na yun, hindi yun magagawa ng Aegis, hindi yun magagawa ng Flicker. Kasi para sa akin, parang nag-Flicker ang Croc offensive eh. Yes. Diba? So, ibig sabihin, kapag nag-sprint ka, it's a good mix ng pagiging aggressive at pagiging balansyado din sa lahat ng ginagawa. And sobrang taas ng value ng sprint sa early stages of the game. Nakita naman natin si Rafflesia na pag-provide ng vision, pati rin na rin ng tempo when it comes to jungle control. At ngayon, sa mga mismong laban, yung high and dry, ito yung medyo tricky para sa akin. Yes, mas malambot ang isang Grok na naka-high and dry compared sa isang Grok na naka-pull yourself together. Pero kung damage output, gamit ang Wild Charge, lalong-lalo na sa third sieges, masakit yan. Pero Kusei dito with a Falling Star Moon, hindi ka masasalba niyan. Unravel dito, look at the damage coming out from Greed. Tank Sylvana yan. Tank Sylvana yan. Eh, yung Aura-PH, na, mas naintindihan na nalang ngayon kung paano mag-split ang Work Auster Force. Kasi nga naman, napuwersa ang Work Auster Force na maghiwa-hiwalay sa mapa. Kusei, of course, when going up against three heroes, mapapatay yan. Even si Rafflesia, hindi nakakinailangan doon kasi mataas na yung farm nung Lancelot. Kaya naman, nababurst na yung Esmeralda. But look at that. Another kill. Even committing yung kanilang Wild Charge para sa isang Kadita. Kasi alam nila, at this point, Kadita pa lang yung problema mula sa Work Auster Force. Kinapos, mga kaibigan, yung palabas dito ni Artizi. Kaya niya sana nagbasan yun eh. Pero kasi, wala, dulong-dulo. Ang ganda ng Guardian's Barrier. Oh man, look at that. Si Great with the combo. And Trey Martizzi will try to get away. Thorn Rose, hindi na nga kinakailangan pero binato pa rin. And this could be the final push. Tingnan natin kung paano didepensahan ng Work etong siege na ginagawa ngayon ng Aura-PH. It seems very difficult. Unravel? Uy, nahuli na si JP dito. That is a step in the right direction if they want to do this. Kilowash dito, pumasok siya with the ultimate. Pero wala masyado. Oh, damage na ginawa si Artizi. Pero parang bilyar. Tatlong tao ang tinamaan dito. The completion ng Wild Charge. And that is it. Aura-PH wins the second series of the Mpl-Ph Season 7.